Magpapalit pala tayo ngayon ng ano, bagong disc saka rayos. Kasi ito, dito lang mga legs. May biyak na yung disc natin. Tapos dito sa kabila, meron din isa. Ayan. Saka itong rayos natin, may biyak na rin. Ito. Marami na rin talagang dumitong ano, hub ko. Lilinisin ko na muna itong hub, tapos papalitan na rin natin itong disa karayos. Sa itong isa, ayun, puro kalawang na rin. Sa itong rayos niya. Ayun. Ito na nga pala yung hub natin mga lids. At tanggal na natin yung mga rice na naputo natin. Ayan. Tapos ito, marami na siyang ano, yung parang mancha niya. Ano, napakadumi. Dito hanggang saan sa may ano, tubig na may sabon na powder. Ito na yung hub natin. Ito na lang yung tatanggal natin ngayon, yung mga parang mga itim-itim na yun, no? Ayun mga lids, tatanggalin natin lahat yan. Ang gagamitin natin pang tanggal dyan ito, Autosol metal polish. Ayan.
Ayan mga lods, linis na natin. Niliha ko na to kanina para pag pinuntaraan natin makapit yung ano, pintura niya. Ito yung gamit natin, boss nilang. Nagdibin na natin mga lods. Ito na mga idol, tuyo na yan. Ito na yung pangalombuga natin. Ito naman yung bubugahan natin mga idol. Bala ko sanang ano, pakintabin lang sana to, kaso ano, hindi na talaga matanggal yung mga nakadikit dito sa kanya, yung mga mancha niya. Kaya bubugahan ko na lang siya ng ano, Pylox. Ayan, nabugahan ko na to kanina, manipis na na pintura nilagay natin. Ayan, bali bubugahan natin siya ng pangalawa. May silver. Tapos ito yung rice natin. Dalawa yan. Tapos ito, hindi ko na lang ito ikakabit kasi kulay silver siya. Gusto ko sana yung kulay chrome din na hub. Kaya bumili na lang tayo ng bago. Ito yung, ito na lang yung ikakabit natin, yung bago nila para umantay doon sa bagong rice natin. Ito yung binili nating bagong hub, usaki yung tatak sa mga idol. Tapos ito yung luma natin. Usake din yung tatak ng luma natin. Kulay silver yung in-spray ko rito, pero bumili lang ako ng bago para pumantay sa kulay ng bagong ano, rayos. Ayan. Ito rin pala yung bagong ano, disc brake. Dadalhin ko naman ito sa pagawaan, papaalayin ko para may kabit na natin. 2 hours later. So ito na nga mga idol, napa-assemble ko na yung rim set natin. Ayan. Ayan. Tapos isunod natin dito yung ano, yung disc brake natin. Ito, ito yung ikakabit natin na disc brake para dito. So tara, isunod natin mga idol.
ikabit na rin natin yung disc brake natin. Saka yung mga bearing at kabilaan. Napakaganda tignan, no? Bahala ko sana yung dati nating hub. Yung sana ikakabit ko rito. Kaso nga lang, nung sinubukan ko ikabit, ang layo pala ng kulay sa rayos natin. Kasi itong rayos natin bago to. Tapos yung hub sana ikakabit ko, pinuntarahan ko lang ng kulay silver. Hindi siya bagay tignan, kaya ginawa ko, bumili na lang ulit ako ng bago para bumagay naman siya tignan dito sa bagong rayos, sa bagong display. Ayan. So tara, kapitin natin itong mga idol sa motor natin. Ito nga pala yung motor natin, mga idol. Ayan. Tapos yung pinaalay nating rim to. Ayan. Dito natin ikakapit. Sabay na rin natin itong shifter natin. Ayan. Ayan. Itong mga pala, mga idol, nakakabit ito nung nakaraan, nung hindi pa ako nauwi ng Leyte. Tapos ngayon, ibabalik ko lang ulit kasi dito lang din naman sa ano, sa lugar namin ako. Hindi naman ako nakakalayo. So, kung makalayo man eh, hindi naman sobrang layo talaga. Kaya pwede tayo nakarinset. So tara, kabit naman natin itong mga idol. Ito na, mga idol. Ayan, yung rim, saka yung shifter niya. Tapos ngayon ay nag-drain na rin ako ng langis. Kasi magpapalit na rin ako ng langis. Bali, ito yung papalit natin. Ito rin yung gamit ko nung nag-late kami. Balikan, mga idol. Tignan natin kung original ba itong nabili natin. Dito yung malalaman pag nakapalit itong sticker na to. Dapat may sticker pa sa ilalim yun. Ayan. Ayan, mga idol. Original itong nabili natin. So tara, ilagay na natin itong langis na to. Five minutes later.